Eto na. Akala ko parang ano lang, parang general ano lang to. Parang more general shit lang yung pinapatamaan niya. Ayun, eto na, nagbanggit na ng pangalan, no? Yo, what's up mga karki? Welcome back sa ating channel at ako'y simpleng tao lang naman, no? When I see this video, this D-I-S-S, I click. Anyway, may bago kasing ano, no? This track na lumabas. Actually, nakita ko lang to kay Idol Click G. Siyempre, nakita natin na nakatag ang pangalan ni Sir Glock at ang pangalan ni Sir Shay. Shoutout nga pala kay Sir Shay, no? Kasi tinanong ko muna sa kanya sa live niya kung okay lang ba na gawa natin na reaction video yung kanyang track. Para hindi tayo makapiright. At pumayag naman siya na itag lang daw natin siya. So yun, painggan natin yung bagong track ni Idol Shay. Kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to hit that subscribe button, pati na lang notification bell para updated kayo sa lahat ng content na ilalabas ko, more on reaction videos and mga ginagawa natin dito guys. So wala nang paligay-ligay pa, simulan na natin to. Alright. Talagang ano, legendary pa kasi ano yun, si Babalu. Gusto mong umuya ng 45. Sa natin yung test. Ay, puro kapoka. Kayo na gusto mo. Ta. Wala pa naman nababanggit na pangalan, no? Naitasin natin, no? Parang patungkol to is Idol Glock. Kasi doon sa ginawa ni Click G na thumbnail tsaka title. More on general lang to, no? Parang ang title kasi tag, so tingin ko parang ano to, parang about sa mga taong nag-Facebook, nagrarun, alam mo yun, nagpo-post sa Facebook tapos nagpaparinig. Yeah, tuloy natin. Oh, wow! Kaya nakakabanas-basahin kung para kanina, di ko alam. Kasi parang binibitin pa yung mga... Nakichismis na nga lang eh, no? Binibitin pa tayo. Parang Facebook, ano? Facebook style. Nakakatuwa yung concept ng mga lyrics, ano? Lyric video na lumalabas ngayon, no? Bagay din doon sa, ano, sa title niya, no? Puro ka pa bibo, ang dami sinasabi, pero di masabi kung sino. Yung mga ano, yung mga masyadong matapang sa FB. Kasi parang kung galit ka sa isang tao, bakit yung pangalan? Kasi maraming masasaktan dyan eh. Diba? Para isa lang yung tanong mo, pinatutunguhan. Ang kulit yung mga ginamit sa video. Ay, binatunaw po. Dami kasi siya, dami nagpo-post sa Facebook ng ano na ay katulad sana sa online rambulan, no? Mga ganun. Nainis ako kasi parang puro yabang naman. Para alam mo yun, lalo lang lumala yung yabang mentality ng mga Pinoy, no? Yun. Tapos yung mga parinigan, actually di ko alam kung pinapatunguhan nito ni Shay yung mga post ng post sa FB na MC. Hindi na natin mapangalanan, no? Pero alam mo yun, yung mga nagpaparinigan sa FB, hindi natin alam kung for publicity or hindi. Gamit na gamit na ng ano na to. Itong meme na to. Itong GIF na to. Si Michael Jackson. Maganda yung ano, no? Maganda yung parang hindi lang siya basta diss track. Ano eh, parang isang kanta, merong chorus, merong ano. May ano siya, may tawag sa ganun, may form. Hindi lang basta diss track. Actually, oh, kasi itong ginawa ni Shay, parang more on general eh. Hindi naman siya talaga patungkol kay Glock mismo. So ako di ko nakita si Glock na ano, no, na may ganung mga post pa rin eh. Siguro meron pero hindi natin alam. Ako di ko alam kasi
sila sa mundo nila, hindi tayo pasok sa mundo nila. Commoner lang tayo. So yun yung title na tag. Ito yung parang patungkol siya doon sa mga tao na puro rant sa FB or sa kung saan social media, sabi natin YouTube, di naman nagbabanggit ang pangalan, no? Alam mo yun, kulang yung tapang. Madami pa si Junie Boy. Ito yung sana sa... Kung nanonood kayo ng ano, no? Mga vlog nila kung... Meron akong kwento! Yeah. Kaya si Junie Boy. Puro naman kwento. Yeah. Puro ano eh, puro parinig, ganyan. Yun yung ano niya, yun yung pinatutunguhan ng kanta na ito. Yeah, yun yung ano eh. Pagka tinanong mo, pagka dinirekta mo naman, ano, puro palusot ang sasabihin. Wala masyadong wordplay. More on real talk yung sinasabi. More on real talk yung laman ng ano na ito, kanta na ito. Nakakatawa yung mga video na ginamit. Yung mga nagbabayaran lang din, mga kakupalan. Yung vibe ng kanta, ano, no? Parang Eminem style. Yung ano, yung vibe. Kasi alam naman natin na idol talaga ni Shay si, ano, si Eminem noon pa. Binanggit niya na yan sa ano sa pagdabog kakamali sa ano sa salitang ugat or sa basta isang segment sa Flip Top or isang laban yata sa Flip Top. Basta na nabanggit niya na na idol na talaga si Eminem. Kaya yung halos hindi makaramihan. No? Talagang nahangon niya yung style niya kay Eminem. So hindi naman niya tinatanggi yun. Tsaka kita naman natin, wala namang problema yan yung meron kang gawing inspiration sa pag-rap or sa kung anumang ginagawa mo. Kasi yun naman talaga eh, kahit sa Eminem may inspirasyon yan nung bagong hindi pa siya ganun kagaling, hindi pa siya ganun kasikat. Eh, napakalakas mong manlait. May mga toxic na tao talaga. Ganda ng ano, ganda ng may chorus talaga siya. Alam mo yun? Woohoo! Ito na! Akala ko parang ano lang, parang general ano lang to. Parang more general shit lang yung pinapatamaan niya. Ayun, ito na, nagbanggit na ng pangalan, no? Sige, pahinga pa natin. Ang alat ko daw, as in, wordplay. Tapos, ganda ng ano, no? Ganda ng kung aralin, kung i-analyze mo mabuti yung lyrics na to, maganda yung ano, no? Simple lang siya, pero may mga double meaning na nakasingit. Yun yung forte talaga niyan eh. Yun yung forte ni Shay. Akala mo, simple yung ano, simple yung bara, simple yung lyrics, pero kung panonoodin mo ulit at kung pakikinggan mo mabuti, may himay mo na marami siyang ibig sabihin dun sa bar na yun. Ang alat ka daw as in alat, tapos ang alat ka daw as in. Oh, ganun. Di ba ang sabi niya mga harap na mataas, yun lang naman ang gusto kong ganda ng binanat niya doon. Parang alam ko ba okay lang na mga harap na mataas, ba't di kita pwedeng banatan, parang ganyan. Sinasabi niya siguro sa tao to, kaya kigla. So yung next na linya niya dito, no, parang hindi ba kita pwedeng i-diss, parang ganun. Hindi ba kita pwedeng kalabanin, di ba? Parang ganun ka ba kataas. So ano to, parang compliment at the same time challenge, kigla, parang ganun. Diss, kigla, at the same time compliment. Parang inaangat niya, mataas ka. Pero dahil mat nasa taas ka, pwede ba kitang kalabanin? Kasi gusto ko dyan eh, parang ganun. Mangangarap din lang siya mataas eh. Si Eminem na lang pala dapat, parang ganun. Parang
sige, ayaw ko pala akong kalabanin eh. Di, doon ako sa mas mataas pa eh. Kumbaga, bakit pa ako lalaban sa, ganun kata, ang galing, ganda ng ano, ang ganda ng, parang nilagay niya yung sarili niya sa pedestal na andito ako, tapos yung mga ibang MC, dyan lang kayo eh. Parang ano eh, simpleng diss sa lahat, alam mo yun, ang angas eh. Kasi wala na iba sa Pinas, tapos na si Lunit ako. Hindi nyo alam, naglaban na itong dalawang to, twice na. Actually, twice na niya natalo si Luni. Una sa 2-for-2, pangalawa sa 1-on-1. Ahon yata yun, o ahon 6, hindi daw nagkamali, ahon 5. So yun, natalo niya na si Luni. Wala na siya ibang makalaban, ba't di kita pwede kalabanin din. Ganda ng barang kayo, Black. Tingnan natin. Bakit naman kailangan pala kung sakit nun. Mainit. Ano kaya reaction ni Glock dito na kainin natin? Hindi ko alam kung may mga rap si Glock 9 na patungkol kay Shay para ano yan. O si Shay yung nagsimula nito. Tingnan natin yung magiging development itong ano na to. Clout ba? Maganda pang sabihin yung clout. Yung beef na to. Hindi naman beef eh. Parang challenge. Sa tingin ko challenge pa lang to. Alam natin na ano na si Glock hindi siya well-rounded pagdating sa ano sa pagra-rap battle. No? Actually wala pa siyang may rap battle siya freestyle yung mga kabataan niya, no? Hindi pa siya ganoon kasikat, hindi pa siya ganoon kaano sa mainstream. Pero alam mo yun, sinabi niya naman yung sa interview na talagang hindi niya forte yung rap battle. Makapag-rap battle man siya yung may beat, hindi niya yung ano yung sa. Pero hindi natin alam kasi hindi pa niya nasusubukan. Doon pala niya malalaman kung kaya ba niya o hindi, di ba? Pag ginawa niya. Hinango niya talaga doon sa ano, no? Hinango niya yung style niya kay Eminem. Yung flow, yung basta yung character ng kanta, yung character din ng pag-deliver niya, halos parehas. Na parang mahirap habulin yung para may sarili siyang ano, may sarili siyang form pag nag-rap, alam mo yun. Hindi siya yung typical na rap, mga rapper ngayon na ano, na pakinggan yung kay Six Street at kay Floyd. Parang iisa yung ano, iisa yung bagsakan eh. Sa kanya parang may alam mo yun, may sarili siyang ano flow na nag-iiba-iba yung ano, nag-iiba-iba yung dynamic. Reggie, mag-focus ka, Gagi. Si Harlem. Madami pa si Harlem. Umapasin nyo pala kanina, no? Mga big time yung mga nandun saan. Mga nagko-comment, nagko-post. Sila Ann Mateo, sila Bianca. Kailangan ko pa bang ipaliwanag kung ang ibig sabihin kung natag kayo? Tiyan ka lang. Ito yung sinasabi, yung itingin niya sa ibang MC, nandito lang sila Luni tsaka si Glock yung talagang target niya, parang ganun. Wala na, kumbaga nalagpasan na niya yung iba, wala nang pakialam dyan, dito na ako sa inyo. Ay, Eminem reacted yun. So, inspired talaga yung mga kanta niya. Actually, hindi naman lahat. Karamihan ng kanta niya, inspired dun sa mga kanta ni Eminem, no? Sa style ni Eminem. So, ayun. First and second, stanza ba ang tawag doon? Basta yun. First and second stanza, general lang pinapatamaan niya doon. Tsaka hindi siya ganun kalalim, okay naman. Hindi mo naman kailangan maging malalim sa ganun ano. Real talk lang yung mga sinabi niya, kaya okay lang. Then, doon sa third stanza, yun na, third verse, okay yung ano, okay yung mga ilang-ilang wordplay ni Shay doon. At may mga multis tsaka yung ano tsaka yung mga internals meron din. Tsaka yun nga yung flow talagang astig is hindi siya yung typical mo na maririnig sa mga rappers. Maganda yung ganun kasi parang gumagawa ka ng sarili mong imahe sa hindi lang sa rap, no, sa art parang ganun. So yun lang yung reaction natin sa kanta ni Shay na tag, no. At antayin natin yung kung sasagot si Glock na this sa third verse ni Shay na yun. At hindi ko wala akong idea kung yung first, second verse eh, pareho din kung para din kay Glock yun. Doon hindi na nabanggit yung pangalan ni Glock.
kung may mga patama ba siya na ganyan. Baka siya na yan, baka si Apex. Alam naman natin na may beef din si Apex siya, si Shayna. So yon guys, maraming salamat sa panonood ninyo at hopefully nagustuhan nyo ang ating reaction video. At kung nagustuhan nyo, paki-like and please paki-share nyo rin itong video na to. At huwag nyo kakalimutan na i-click ang subscribe at ang notification bell para updated kayo sa lahat ng mga future contents and videos na ilalabas ko na katulad nito. And as always guys, this is your friendly neighborhood architect saying goodbye.